Hello, Chess Buddies. Ngayon po ay magpapakita muli tayo ng laban na ginanap noong 2014 sa tinatawag na World Candidate Chess Tournament 2014. Ang purpose po nitong turneyo ito ay kung sino ang magiging kampiyon, siya magkakaroon ng karapatan na pabagsakin si Magnus Carlsen na kawawagi lamang bilang World Chess Champion. Okay, so itong turneyo ito ay binubuo ng 8 manlalaro. At antabayan na natin sino sa 8 ito ang lalabas na kampiyon na magkakaroon ng karapatan na tapatan si Magnus Carlsen. So ito po ay match sa pagitan ni Shakhriyar Mabedyarov at ni Peter Svidler. Mabedyarov ay naglalaro ng puti, Svidler naglalaro ng itim. Mabedyarov opens up with d4, Svidler opens up with 5, g3, so mga kakaibang opening, knight f6, bishop goes to g2, pianchetto bishop, g6, so ito na po approaching sa tinatawag po natin na Dutch defense, knight f3, bishop goes to g7, so pareho na sila may pianchetto bishop, slinking side by Mabedyarov, slinking side by Svidler, c4, b6, knight c3, queen goes to e8, b4, e5, b takes e5, b takes e5, bishop goes to a3, so nakatapat na yung bishop doon sa dulong rook. Pag inalis mo itong pawn, nakatutok na doon sa rook. So, hindi muna nakakabahala yan. Sabi ni Svidler, tinirahan lang ng pawn, tinakot ang knight. So, iwas ang knight, goes to d4. At dito, pagkakato na, itago na ang rook at baka matempuhan pa. Rook goes to f7. Queen goes to b3. Ito naman, tumapat naman dun sa king. Knight goes to c6. So, offering an exchange of knight. Knight takes c6, queen takes c6, b5, threatening the queen, takbo ang queen, goes to e8, f3, bishop goes to e6, so para mawala na yung nakakalungkot na queen na yan na nakatutok doon sa kanyang king, tinapatan na ng bishop, rook goes to d1, a6, b takes a6, rook takes e6, f takes e4, f takes e4, knight takes e4, knight takes e4, bishop takes e4. Okay, so may tempo pa, nakatutok dun sa pawn. At hindi muna ikinabahala yan ni Svidler, nakipag-rook-to-rook muna. Ayan na, kinaintay na rook. Okay, so pagkakataon na, itago na yung pawn at nanganganib na yun doon. B5. So dito, ang intention niyan, nakipag-pawn to pawn kunwari yan. Pero ang intention niyan, kung kainin mo yan, o yun, queenless ka doon. So dito, kaya naging matalas ang mata ni Mabedyarov, itinago lang ang queen, goes to E3, pinabayaan na yung pawn doon. So kinain na, B takes C4. Bishop goes to c5, queen goes to c8, h4, h6. So, maaaring ang intention ni Peter Svidler dito, magkaroon ng puwang ang kanyang king na pwedeng pagtaguan dito somehow. Kaya lang, nung tanggalin niya itong pawn, hindi niya namalaya, may nakatutok nga palang bishop dun. O, diba? So, libre na yan, kinain na. B takes g6. Bishop goes to d5. So, ang intention is makontrol na ni Peter itong white diagonal na yan. Makontrol niya na. Magkaroon na siya ng access dyan. And, ang pinakang matinding plano niyan is, mabalik natin, ang pinakamatinding plano niyan ay, ayun, nabukas kasi itong kanyang rook papunta doon sa bishop.
So kung hindi yan mapapansin, akala ay itinira lang ito para makontrol ang diagonal. Yung pala, ito palang ultimate purpose. So yun, kakainin pala yung bishop. At dito, malinaw ang mata ni Mabedyarov. Nakita pala yun. H5 ang tinira para manatiling pato itong kanyang bishop dyan. Queen goes to D7. Bishop goes to D4. Rook goes to E6, threatening to capture the queen. At chumek muna. Chumek ng bishop. So, kailangan kainin. Queen takes F7. Kinain na ang queen. Rook takes F7. So, make queen to queen na yan. Rook takes E3 naman. Kinain na yung bishop doon. With a check. So, iwas ang king. Goes to F8. So, anong gagawin? Ayan. So, imbis na kainin itong bishop o itong rook, kasi kapag kinain niya itong rook, ay kakainin din naman ni Isbidler itong kanyang rook. So, mangyayari niyan ay halos na umaubos na ang kanilang mga piyesa. So, dito, nakaisip ng kakaibang teknik si Medyarov, rook goes to G5. So, anong intensyon niyan? Kung kakainin ng, kakainin din ni Medyarov itong rook. At pag nawala yan, dalawang yan, yung rook na yan, nawala yan, dalawang rook nila na yan, matitirhan si Medyarov ng isa, dalawa, tatlo, apat na pawn. At ang matitira naman kay Peter Spidler ay isa, dalawa, tatlo. Meron pang double pawn. Okay? So, tingnan natin kung paano magpapatuloy dito si Spidler. Paano ang decision niya? Kakainin ba itong pawn o paano? Ayan. Dito po, yung pala, huli-huli ang tira na po pala ito. At move number 31 ay nag-resign na si Peter Spidler. Okay? So, for obvious reason, maaari, dahil ito, mahirap na itong habulin. Nagsosolo yan, makakapas po na yan dyan. And at the same time, ito naman, hindi naman makakasulong yan dito dahil mayroong bishop doon. Makakabantay na yan dito mamaya. Di ba? Yung bishop na yan, makakabantay yan dito dahil nasa black ang dadama. Black din itong bishop. Kaya walang pag-asa na makadama yan. Kaya dito, napagtantuyan ni Isbidler at napag-isip-isip niya, wala nang bearing na ipagpatuloy pa ang laban. Okay? Kaya dito po, nagtapos sa move number 31 ang kanilang laban. Okay, salamat po sa inyo.